Nako, meron na daw pumasok, wala pa yung sugar. Una-una nga yung sugar order number 6. Eh, di ba, kapon pinag-usapan natin, ginawa nila ng issue yan. Yung, dati, 300 lang, ginawa na nila ng issue. Kaya, so, ibinintang pa nila, ha? Ibinintang pa nila kay Rodriguez yon. Isipin nyo yan, ha? Napaka-katarantaduhan yan. Tapos, this time, ginawa naman nilang 400. Oh. Kunwari, galit pa sila, pero yung pala, gagawin din nila, mas mataas pa yung aangkat. Oh, eto naman ngayon, bago lumabas yung order, nag-angkat na. Meron ako na research dyan, pero hindi ko pa kasi confirm, kaya hindi ko pa masabi sa inyo. Pero tiningnan ko yung may-ari, ano ang relasyon niyang All Asian Counter Trade, yung may-ari niyan sa ating Pangulo. Naku. Hindi ko pala ma-confirm, pero inaantay ko lang. May mga GMA, may mga nire-research pa ho tayo dyan. Pero nung nakita ko, nagulat ako, sabi ko, naku po, malupit, malupit. Yung Air Asian Counter Trade na sinasabi niya, tinignan ko kung sino yung may-ari. Okay, kinukonfirm ko lang. Kasi yung may-ari niyan, yung tatay niya, meron akong nakikitang link sa ating Pangulo. Okay. Although, sabi ko nga sa inyo, I'm still confirming it just to be sure. Kasi remember, hindi naman pa confirm ni Ontiveros na yan ay sangkot sa smuggling. Pero sinasabi niya dito, pinayagan na yung kumpanya na yan na mag-import before the sugar order. Okay? So, titingnan pa natin yan. Kaya nga, ewan ko ha, feeling ko, kasi sabi niya, dadalhin daw nila sa Blue Ribbon Committee. Hindi ko lang alam kung ganong kalakas ang loob ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan yung issue na yan. So, inutusan daw, okay, according doon sa official ng Sugar Regulatory, na inutusan daw na pinapayagan daw ni Bersamin etong kumpanya na ito na mag-import before lumabas yung order. So, ibig sabihin nun, eh bay talaga hong yun, medyo merong hong smuggling na naganap dun. Excuse me po, News 5. Ang nasangkot po, hindi siya. Siya ang tinuturo nung Sebastian. Di ba ang linaw nun sa pagdinig? Ano ba? Itong News 5, makaano rin eh. Anong napatunayan ng Senado? Yung si Sebastian, yung Yusek, nagdesisyon mag-isa nang hindi pa nga sumasagot itong mama na ito. To be fair with this guy, ano sinasabi niyo siya yung sangkot? Hindi nga siya sumagot eh. Hindi, nung tinanong siya, pwede na ba kami mag-import? Pwede na ba to? Ano sagot niya? Hindi siya sumagot. Ano sabi ng Sebastian? Hindi nga sumasagot. So in-assume ko na lang. Nagmaling akala na ako. Oh. Kaya nga ngayon, justify yung ano nito eh. Bakit? Hindi siya sumasagot. Bakit? Yung presidente eh. Wala sagot eh. Oh. Ngayon, nag-import na ng 400,000 na metro ton na, ano, na sugar. Tsaka nyo sasabihin ngayon, sasabihin nyo, sangkot ito. Ano kayo? News 5, umayos kayo. Hindi, ito ah. Nawi-weirdoan lang ako dito eh. Yung sa angulo ng News 5, hindi ho siya. Si Sebastian. At yung Sebastian ibinalik sa gobyerno, bakit ganun? Yun ang tanongin natin, hindi edi binalik ba to? Nananahimik na to eh. Bakit? Ito ba ang nasangkot? Hindi. Ang nasangkot yung isa na nagpumirma sa pangalan mismo ng presidente. News 5, halata yan ha. O sino naglabas ng utos? Siya ba? Hindi naman eh. Si Sebastian eh. Ano sinasabi niyo siya? Grabe kayo ah. Alam mo, News 5, napapagalataan tuloy. Kasi alam ko kung sino galit. Sino galit dyan kay Attorney Vic. Oh. Hindi. Ako nagtatanong lang, News 5 ah. News 5, bata na ba kayo ni Mamshi? Yung totoo. Bakit hanggang ngayon hindi kayo makamove on kay Attorney Vic? Bata ba kayo ni Mamshi? Oh. Ay nako ha. Halata kayo dyan.